19 ng Abril, ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Agaw dilim na noon sa unang araw na iyon ng Sanlinggo at nakasara ang mga pinto sa kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at pumagitna at sinabi niya sa kanila, "Sumayin niyo ang kapayapaan." Pagkasabi niya nito, ipinakita niya sa kanila ang mga kamay at ang tagiliran, kaya nagalak ang mga alagad pagkakita nila sa Panginoon. At muli niyang sinabi sa kanila, "Sumayin niyo ang kapayapaan. Gaya ng pagkakasugo sa akin ng Ama, gayon ko rin kayo ipinadadala." At pagkasabi niya nito, hiningahan niya sila at sinabi, "Tanggapin ang Espiritu Santo. Patatawarin ang mga kasalanan ninuman na inyong patawarin at pananatilihin naman sa sinuman ang inyong panatilihin." Isa sa 12 si Tomas na tinaguri ang kambal. Hindi nila siya kasama nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng iba pang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot naman siya, "Maliban lamang na makita ko sa kanyang mga kamay ang bakas ng mga pako at may pasok ko ang aking kamay sa tagiliran niya, hinding-hindi ako maniniwala." Makaraan ng 8 araw, muli na namang nasa loob ang kanyang mga alagad at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus habang nakasara ang mga pinto at pumagitna sa kanila at sinabi niya, "Sumayin niyo ang kapayapaan." At sinabi niya kay Tomas, "Dalhin mo ang daliri mo rito at tignan ang aking mga kamay. Ipasok mo ang iyong daliri sa aking tagiliran at huwag kang tumangging maniwala, kundi maniwala." Sumagot si Tomas sa kanya, "Panginoon ko at Diyos ko, ikaw." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Dahil ba sa nakita mo ako, kaya ka naniniwala? Mapapalad ang mga hindi nakakita at naniniwala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ang kakambal ng banal na awa. Magkakambal ang takot at ang kawalan ng pananampalataya. Takot sa puso ng kanyang mga alagad ang inihatid ng pagkamatay ni Jesus sa krus. Muling nabuhay ang Panginoong Hesukristo upang tuluyang pawiin ang takot sa kanilang mga puso at manumbalik ang kanilang pananampalataya sa Kanya at gayon din ang kanilang pagtitiwala sa isa't isa. Magkakasama ang mga alagad subalit pare-pareho silang mga natatakot. Malinaw ang nakasaad sa ating ebanghelyo sa paglalarawan na nakasara ang pinto sa lugar na kinaroroonan nila dahil sa kanilang takot sa mga Hudyo. Hindi nila kasama si Tomas nang unang magpakita sa kanila ang Panginoong Jesus. Kaya sinabihan nila si Tomas na nakita nila ang Panginoon, subalit hindi siya naniwala sa kanila. Tila nawala na ng tiwala si Tomas sa kanila, kaya hindi niya sila mapaniwalaan sa kanilang salita. Marahil dahil ito sa pagkabatid ni Tomas na pare-pareho nilang iniwan ang Panginoon sa panahon ng paghihirap nito. Pare-pareho silang hindi naging makatotohanan sa pagsunod nila kay Jesus. Kaya paano niya sila paniniwalaan ngayon sa kanilang sinabi? Dagdag pa rito ang katotohanan na alam rin niya marahil na hanggang sa mga sandaling iyon ay namamayani pa rin ang takot sa mga puso nila. Sa madaling sabi, para kay Tomas, nawala na sila ng kredibilidad na magpatotoo para sa Panginoon. Maaring natatakot na rin siyang muling magtiwala maging sa kanyang mga kasamahan. At ang kawalan ng tiwala sa kapwa ay katumbas rin ng kawalan ng kapayapaan sa kalooban. May 3 ulit na ipinagkaloob ni Jesus ang kapayapaan sa kanyang mga alagad sa ating ebanghelyo. Katumbas ito ng kanyang pagpapatawad sa kanila. Ito ang pagpapatawad na mula sa banal na awang hatid ng Panginoong Jesus. Ito ang pagpapatawad na wala ni katiting na bahid ng paninisi o panunumbat. Ito ang pagpapatawad ng Panginoon na
patuloy niyang ipinagkakaloob maging sa mga hindi karapat-dapat. Magkakambal nga rin ang banal na awa at ang kapayapaan ng kalooban. Kung kaya naman, ang kanyang pagsusugo sa kanila ay mayroon ding kalakip na napakalaking hamon na dalhin ang kanyang banal na awa sa pamamagitan ng pagpapatawad sa sinumang taong nangangailangan ng kanyang dakilang kapatawaran. Sa Ebanghelyo, tinukoy rin na tinaguri ang kambal si Tomas na sa unay maaaring kumakatawan sa magkakambal na takot at kawalan ng pananampalataya sa kapwa man o sa Diyos. Subalit, sa pagkadamaan ni Tomas sa banal na awa ng Panginoong Hesus, nanumbalik ang kanyang pananampalataya at namayhani ang kapayapaan sa kanyang puso. Kaya na rin niyang pagkatiwalaang muli ang kanyang mga kapwa-alagad. Tunay na mapalad ang naniniwala sa Panginoon kahit hindi pa siya nakita ng tuwiran sapagkat tunay ngang nagiging tagapagatid ng kanyang banal na awa ang naniniwala sa kanya at sa biyaya ng kanyang muling pagkabuhay. Naroon ang Panginoon kung saan mayroong banal na awa at pagpapatawad. Kakambal natin si Tomas sa tuwing ibubukas natin ang ating puso sa banal na awa ng Panginoon at sa kapayapaang hatid nito. O Jesus, Hari ng Awa, nananalig po kami sa iyo.